Wearing off-white, mm-hmm. And then Converse also na off-white collab. Because I love white nowadays. That's why I chose to wear this. And you also like off-white. Wearing off-white, yeah. No? Favorite yeah. mo. So for now, yun talaga yung favorite brand. Julius Babao Unplugged. Julius Babao. Julius Babao Unplugged. Julius Babao Unplugged. First time ko makaka-interview ng isang lady sneakerhead at siya yun, si Miss Anne Jacobe or si Shoephoric. Hi Anne. Hello. Welcome to my vlog. And welcome to my shoe closet. Ganda, grabe. Ilang taon ka lang nagpo-collect ng sneakers? 10 years na. Eight. Anyway, hindi pa karaniwan kasi na nakikita ng mga viewers natin na may mga babae pala na nagpo-collect din ng mga sneakers. Paano ka ba start dyan sa collection na yan? I think it's the nature of my job. Kasi IT. Uh-huh. Tapos yung mga kasama ko sa office, puro lalaki. Uh-huh. So, lahat sila nag-sneakers. Uh-huh. So, na-curious ako. Uh-huh. Parang, ano ba yan? Uh-huh. There. Tapos, I was also into active lifestyle na. Yeah. Kaya sabi ko, oh, it's perfect. Ang kinokollect mo palang noon before ay yung mga heels, right? Heels, heels. At your bag. Ito, guys. Oh. I kept some of them. Ito yun. So ngayon, mas marami na yung sneakers mo kaysa sa mga heels. Yeah. Hindi na ako nag-update ng heels. Parang tamad na rin ako mag-heels after feeling the comfort of sneakers. Yeah. Minsan kahit may event, unless it's specified, mag-sneakers na rin ako. Oo. Or boots. Yeah, mas Jeff Staples personally signed it. Uh-huh. He went here in the Philippines for the exclusive release of his Air Max. Uh-huh. So he signed it. Very pigeon din yung color. Oh, ano? Diba? Gray and that kind of brown pink orange. And who wrote the Shoephoric? Siya rin. Si Jeff. Yeah. Because he found out that you're using Shoephoric as a name sa social media, no? Yes. Eto, may isa pa ditong may signature. Ano to? Kasama niya kasi si Woody. Uh-huh. So, siya yung... So, he signed it as well. Designed din kasi niya yan. Oo. Ano naman for you ang pinaka special na sneakers dito sa collection mo? Madami. Yeah, napito natin. Mahirap. Sige. Siguro, itong... Ito kaya ko sila pinagsama-sama. Kasi yung first collection ko talaga, Jordan and Dunks. So now, meron ng collab with Off-White. Kaya, yun. So, yung recent collection ko, this would be my favorite. Oo. So, Off-White. And then, this is parang underrated nga siya. It's a collab. Comme des Garçons and Jordan 1. Oh, parang yun pala yata nakita yun. Yeah, it's very underrated. Pero it was released last year, around November yata. Where did you get that? Here lang, in Universe. Oh, how much did you get it for? Parang 20-something. That's the SRP. Were you able to complete yung the 10 ni Virgil Abloh? No, I don't have the blazer. Uh-huh. And then the Air Force 1, I don't have that. Uh-huh.
Pero most I got naman. Na-complete mo tong tatlong Jordan 1? Oh yeah, di ba rin na yung dati? Huwag na natin i-complete. Basta yung Jordan 1. At hindi siya mura itong, lalo na yung ano, Chicago Red. Yeah, pero beaters na rin siya. Kano kuha mo dyan sa Chicago? Parang I got it resell na eh. So around 150 yata. Oh, ngayon ang selling nito, an mukhang tumaas na, umaabot na ng mga 200,000. Wow. Oo. Wow. Eh bubog na siya. Oh, gamit na siya, no? Yeah, I always wear it when I travel kasi yun nga, ano rin siya eh, madali rin siyang isuot. I don't tie it anymore. Ganyan lang, no? Tapos suot lang, so sa pag sa plane, 'di ba? Madali niya. Hindi ka lang hinihinayang. Parang 200,000 sinusuot mo lang. Gusto kong bumili ng another pair para itatago ko na lang. Kasi hindi lang isa, no? Meron siya three pairs ng off-white na Jordan 1. Ito, yung UNC. And then, she also has this European version, which is all white. Ayan, no? Tapos, complete ka nitong ano, Duck Low. Yeah. Oh, na, ano, na off-white. Kasi gusto ko din yung fit ng dunks. Very casual. Mm-hmm. Very cool. Uh-oh. Kaya I got all the colorways. Bihira na lang nangyayari yan. Recall. So ano talaga yung ano, mga unang-una mong sneakers na kinolect? Oh, I started with the Jordans like I mentioned. Ito yun, yung mga Jordan 4. This, yung red, ito yung first Jordan 4 ko. Diyan ako nag-start, tapos I got interested with the Jordan 1s. So I have the classic, ito na siya. Yung Chicago, no? Yeah. Oh. Tapos the Royal Blues, Joker, Red. Yeah, these are all my favorite Jordans. And then also the Dunks. Ito is siguro 2006. Oh, Manny Pacquiao! Yeah. So, yan. 2006 pair. And early collection mo yan? Yeah. The others, medyo inano ko na kasi nagka-crumble siya. Through the years talaga, through no? The years. So, I just kept my favorite. Sana pinapirmahan mo kay Manny. I know. Pero hindi ko kasi siya dala nung nakita ko siya sa peninsula. Oo. Dapat dala mo lagi pag may Manny Pacquiao event. So, yung unang-una talaga, hindi mo naman remember kung alin dito yung talagang very first sneakers mo. Ah, ito talaga yon. Ayan. Ito. Yung red ko na Jordan 4. But it looks new. Yeah. Siguro nalilinis lang. Oh, ayun. Medyo sa ilalim dito na, no? Yeah. Tsaka natatakot na ako isuot. Baka kasi mag-soul set na siya. Oh, what about yung itong mga Supreme na to? Kailan mo nakuha itong mga to? Mga 2 years ago. Uh-huh. Yeah. Kasi dati, ang ugali ko, if I like one, I get all the colorways. Mm-hmm. Pero ngayon medyo wala na akong space. Tsaka nagbagong buhay na ako. Pero nagbagong buhay. Nagbabas ka na? Nagtigil ka na sa pag-purchase? Oo, kasi parang nanghihinayang din ako. Hindi ko nasusuot lahat. Uh-huh. Tapos nasisira lang siya. Yeah. Nagka-crumble. Ganyan. Nagsisoul set. Uh-huh. So, ngayon, pinipili ko na lang talaga yung super, super, super gusto ko siya. Uh-oh. I don't buy all the colorways anymore. Uh-oh. Dati, pag gusto ko, bibiling ko lahat. Ano yung super, super gusto mo sa ngayon? Yung tingnan lagi ito yon. Pero yung laging gamit, yung Yeezy. Yes. Kasi sobrang no-brainer niya, di ba? Talang slip-on lang. Uh-oh. Kaya lagi siyang nakaganyan. Hindi ko talaga siya nililace. I wear it like that. So, para lang siya talagang slip-ons. And it's very comfortable. So, ganun din sa Yeezys. Before, I buy all the colorways. Pero after a while, lalo na yung version 2 ng 350s, ang dami na niya. So, sabi ko, okay, I'm done with the 350s. Uh-huh. As a L. Yes. Do you like it? Yung as a L? Yeah. Pareho tayo. Hindi naman sneakers ko ngayon. Ito yung black version. Ito yung white. Yeah. As a L. Pero dun sa mga sneakers na binibili mo, alin dun yung talagang unang-unang nakakatch yung attention mo? Is it the silhouette? Is it the name of the designer? The brand? Or yung look niya mismo talaga? It's always, ano, parang kung saan tumibok yung puso ko sa unang tingin. Oo, parang sabi mo nga, di ba, love at first sight. Yeah. Oo. Minsan walang dahilan eh. Basta for me, maganda siya, I should have. So how many sneakers do you have now? My
lost count. You lost count na sa dami. Yeah, sa dami. Oh. And parang intentional na rin ayokong bilangin. Kasi baka mag-guilty ako. Pero marami ka na rin pinamigay, di ba? Yeah, madami na. Kasi especially yung mga, parang, kasi I buy the GR din, yeah, ganun. So, minsan I buy kasi uso. So yun, pinabigay ko na siya. Then I kept na lang my favorite. Para wag masayang. Bakit? Parang nag-ano ba siya? Medyo nag-iiba na yung kanya? After a few years, minsan yung white, nag-yellow, yung iba nagka-crumble, yung iba nagsasolsep. So, before mangyari yun, sayang naman. Pakinabangan na lang. Diba? Hindi naman masakit sa loob na you part ways with your ano, most loved sneakers. Pero hindi naman, kasi parang feeling ko na i-share ko din yung blessings sa kanila. Na, nagagamit din nila, no? Di ba yung feeling nga na euphoric? When you get a pair of shoes, you feel euphoric about it. Ah. So parang that way, na i-share ko sa kanila yung feelings ng pagiging euphoric. Yung tell us about euphoric, kasi lagi ko nakikita sa social media, sa Facebook, yung community na Shoephoric. Yeah. Ikaw yun, si Shoephoric. Ikaw ang nakaisip ng name na yun. That's how it started. Oo. Yeah. Saan mo nakuha yung name? Yun nga, yung expression ko na pag may bago akong shoes, I'm so Shoephoric! Ganon. kaya naging Shoephoric. Oo. Mm-hmm. Tapos, paano siya lumaki? Tapos, since nasa IT ako, I started kasi databasing my shoe collection kasi nakakalimutan ko kung ano yung pwede kong gamitin, di ba? Pagka nasa likod, hindi mo na yun. Tapos, since online siya, so somebody got interested hanggang sa naging community na siya and everybody started flexing. Yun na. Parang yun yung ano, hindi mo sasabihin nagyayabang siya. Yes, Kasi everyone is into it. Yung mga members niyo ba, mostly men ba yan? O may mga babae rin? 60% of the active members are men. Tapos we have women, but they normally do not post. More of they just look, gano'n. Anong sinasabi ng mga ibang women collectors? Anong reason kung bakit sila bumibili ng mga sneakers? The best thing to describe it is, di ba when you see like a girl hindi mo naman ma-explain. Because for others, hindi siya maganda. For others, hindi siya ma-appeal. Pero sa'yo, parang it makes your heart beat. Parang crush, ano? Yeah, ganun. Love at first sight. It's always love at first sight for me. In love sila. Iba eh. Iba kasi, pag mga lalaki, parang never ko yata narinig. Kahit sa akin eh. Parang never ko naman narinig na in love ako sa sneakers. In love ako sa misis ko, pero sa sneakers. Why do you buy shoes? Why do I buy? Because it's my job right now. Part of my work as a vlogger. I need to buy so I can review. Kasi kung hindi ako bibili, wala akong i-review. Mahirapan ako. But before that, Before that, talagang gusto ko lang siyang, gusto ko lang na gusto kong isuot. Gusto kong i-display rin sa bahay ko. Pero walang heartbeat. Wala eh. Parang, the excitement is there, pero yung being in love, no? With the sneakers, parang hindi ko naisip yata yun. Pero iba pala ang take nyo sa ganyan, no? Alin dito yung mga favorite mo? Right now, ito yung favorite ko. Puro mga off-white. Except this one. Kasi yun nga, I started with Jordans. I really love Jordan 1. I love the silhouette kasi. And when you wear it, parang nakakahaba siya ng legs. Really? Feeling ko lang. ano advice mo sa mga women out there who want to go into mga sneaker? One, it's very comfortable. And then, parang you can match it with dress pa rin. Pwede kang mag-jeans, pwede kang mag-shorts. Very, very versatile siya. Yung iba kasi parang medyo na nagdadalawang isip sila, no? At saka, pinaka-importante, nakakayang. yun na. Na may misis ko, naka-sneakers din. Diba, yang tayo. Lalo pag naka-shorts ka, parang mas na, or even naka-leggings, parang feeling ko mas mahaba yung legs. Baka sa'yo. Baka sa iba, hindi mag-apply. Hindi kaya? Wala bang pinipili nga yan? Body type yung mga sneakers? Baka pag medyo payat nga yun. Pero yung mga nudes naman, like this one, the first version of the 350, ito, kahit kanino, pag sinuot mo talaga yan, para siya, di ba tayo, teen, meron tayo yung mga nude na heels. Ganun yung effect niya. Mm-hmm.
Oo nga, ganda nga, no? Silhouette, sakang, the color. Yeezy talagang, ano, comfortable talaga siya. Is this your everyday, you know, sneakers? Itong Yeezys? Yeah, yeah. Uh-huh. Everyday sneakers. Kasi slip-on siya. Para uh-huh. talagang ta, super lambot. Uh-huh. Tsaka no-brainer. It's easy to match with anything. Uh-huh. How do you take care of your sneakers? Meron akong shoe manager. Swerte naman niya. Manager talaga. Uh-huh. Anong ginagawa ni manager? Nililinis niya araw-araw. Kat, kung shoe manager ka na, simula nga. You are promoted. Yeah. Ano story yan ito? Dern, Superman? Dern Becker. Uh-oh. Yeah. Kasi diba, they collab with the, like the kids, they uh-oh. Make them design. Yes, yes. Uh-oh. So, tapos the funds that they will raise, they will put in the hospital. Oh, nasira na, oh. Oo. Napa-ano mo na ba to? Children. Napa-consult mo na ba siya sa isang shoe pa. Expert? Kay shoe, sa shoe sira doctor, na. Wala. Hindi oh. pa. Hindi na kaya ni shoe manager yan. Kailangan na dalit sa shoe doctor. Right. Oh. Yeah. Right now, you're still buying sneakers? Ganun yeah. Mm-hmm. Yun na lang mga, pinipili ko na lang. Uh-huh. Like yung latest ko siguro na nabili would be the Sakai. This one. Sakai, no? Yeah. Hi. Tapos, I also got the Travis, na Air Force One, and the Paranauts. Oh. Ano yung tinanggal mo na rin yung black niya? Hindi, na ano na lang siya. Kusa na lang siyang natanggal. Oh, oh, oh. Parang tapos, gusto ko na nga siyang i-peel off. Parang nakaka-curious how it will look like. Tapos itong Travis naman, tinanggal mo yung ano? O nasa ano? Binago ko lang binago mo. Ano, binaligtad ko. Oh, yung pinaka-flap niya yeah. na sa loob na, no? Yeah. Oh, oh. How many Travis Scott do you have? Oh, I only have this. Kasi naubusan ako nung hinord niyong lahat. Wala kayong tinira sa amin. Ikaw na rin mismo yung nagsabi na eventually, all the sneakers will deteriorate, no? Yeah. Unlike yung, let's say, for example, paintings, di ba? If you invest in paintings, habang buhay yan, di ba? Maintain mo lang. But sneakers, may lifespan to eh. Hindi ka ba nanghihinayang na dahil nag-start ka na mag-collect and tuloy pa rin, you still buy? I buy na lang kasi alam ko magagamit ko. Yeah. So at least even masira siya, nagamit ko na siya. Tama, tama. You buy it to wear it. Yeah, pero kung bibilin mo just because you want to have it kasi uso, high, yun nakakasahinayang kasi hindi mo nga magagamit. So yun na lang, parang I buy because I'm used to it. Pero yung mga old sneakers mo, you don't sell them? No. Talagang giveaway lang talaga? Yeah. Mga kailan magaganap ang susunod na giveaway? Meron na tayong inline. Oo, kasi mag-vigil kami dyan sa labas kung pwede, no? Yung mga inline na mga... Oo, ito, ipang giveaway mo na to? Marami oh my! Bakit? Not all of them naman, oo. Pero like I could give away like oo. Some of the Ultra Boost, the NMDs. Oo. Giveaway si libre? Oo, pamimigay lang niya. Gusto mo mag-giveaway sa vlog ko? Ano ang gusto nating ipamigay? Ikaw, ano yung pinaka ano mo dyan? Okay, ito so, hindi ko pa siya nagamit. Uy, if... guys, mamimigay! Swerte nyo ha! Kaya lang siya. Kaya lang siya nagganyan. Uh-oh. Kasi sa ano na lang, sa alikabok na lang yeah. dyan. But I've never actually worn this. Mmm, ganda. Ang ganda niya, di ba? Oo, oh, oh, Ultra Boost, no? Yeah, and it's a cola. Oh, anong size nito? Ano, are you willing to let go of the sneakers? Sige. Pero follow nila. Yes, yun ang requirement natin, no? Oh, ang requirement natin, para makuha nyo itong sneakers na to, syempre kinakailangan, girl kayo, girl power. Oh, mga babae lang ang qualified dito sa ating contest ngayong araw na ito. Pero anong ating parang rules dito sa ating contest? Follow nila si Shoephoric at Shoephoric on Instagram. Mm-hmm. And join our group sa Facebook. Yes. At Shoephoric. Yan. Tapos siguro mag-isip ka ng isang question na pwede nilang sagutin. Like, what's your very first sneakers? Oh yeah. Yes. Okay. What is Anne's first sneaker? Very first sneaker. Ano yun? Yeah. And follow kayo doon sa kanyang Instagram at doon sa Facebook page. This is 37.5. Oh. Unused.
juice. Very nice. O, tingnan mo naman, o. Oh, jackpot kayo pag nakuha niyo to, no? And we're going to random pick our winner doon sa ating mga next vlogs. Bahala na si Julius. Yes! Well, thank you, Anna. Ito daw, ira-raffle mo for yung mga taong nandito na yun. Guys, ito, oh, oh, sali tayo sa raffle, oh. Let's chat the offer. So, you're telling me na itong mga sneakers na to, ito yung mga hindi mo masyadong gusto. Gusto ko siya pero hindi ko na siya nagagamit. Bakit? Parang siguro, parang also the trend, mas gusto ko na lang. At saka mahirap kasi nakakapagod, nakakatamad mag-lace pag everyday. So bihira ko na lang siyang gamit. So even this, you are going to give this away? Oh my! Mga trail to guys ha! Ito, papakawala muna to. Let's see. Pag-aralan mo muna. Oh. Baka may Chanel ka dyan, ha? Hindi ka pa siya nagamit. Kasi naluluma lang siya. Pero, umili tayo ng... Why give? Why not just sell it and, you know, buy new ones? Kasi parang masarap yung feeling na may napasaya. Rather than, if you sell it, ikaw lang din yung sumaya. Pero are you sure ba na itong mga binigyan mo ay... gagamitin nila. Yeah, di lang really? Eh. Baka naman ibenta rin nila yan. Huwag naman sana. Diba? Alam mo na mga yan ngayon, diba? Iba rin. Ano, mabilis magbenta ng mga ano, mga hype sneakers. Huwag naman sana. I have another idea for you. If you want, you can probably sell them and donate the money to charity. Diba? Pwede rin. Pwede rin. Diba? We can organize one event siguro, no? Magkaroon tayo ng sneaker con fundraising and then donate natin sa charity. Yeah. Buy new shoes for mga athletes na hindi kayang bumili ng mga sneakers. Oh, let's do that. Diba? And for those who are not really into collecting mga sneakers ng mga kababaihan dyan, merong vlog si Tintin. Na-interview niya naman si Ann and they're going to talk about mga heels. Ito! Yan mga yan ang pag-uusapan nila. So abangan niya sa Christine Babaw's channel. Ann, anong advice natin sa mga young collectors out there? When you start collecting your sneakers, make sure that you just don't follow the hype. Mm-hmm. Kasi nakaka-crazy. So, more follow your heart! Follow your heart! Co-love! Follow your heart. Yeah. Kasi yung trend. And follow your budget. Yeah. If you don't have budget, bawal ka sa utang, no? Kasi yung trend, ngayon, hype na hype. Yes. Pero sa susunod, parang ayaw mo na makita sa collection mo. Parang you will wonder, bakit ka ba binili yan? Is that speaking from experience? Yeah. Naging victim ka kasi rin na marang, hype. Yeah. Parang lahat yata ng colorways ng NMD. Sabi ko, ayaw ko ng NMD. Tapos when I started appreciating NMDs, I bought all the colorways. Tapos even GR and all, hindi lang ako namimili. Basta sige. Tapos pinagsisisihan mo ngayon. Yeah, kasi buti na lang hindi na ako nagsisisi kasi marami na siyang napasaya. Yes, that's true. So talaga minsan nakikerid away ka, no? Yeah. Pag nakita mo nasa social media, yun ang binibili. Ikaw rin, mapapabili kahit mahal. Oo. And then eventually, regret. So, yun ha. Don't give in to the hype ng basta-basta, guys. Isipin nyo mabuti bago kayo mag-invest because these are hard-earned money. Sayang naman kung, di ba, gagastos ka tapos hindi mo rin gagamitin. Pero okay naman kasi sa sneaker community naman, di ba, pwede mo namang i-unload yan. No? You can always resell naman. Alright, paano kanila ifa-follow? Again, what's your Instagram account and what's your Facebook community? The Facebook community is Shoephoric. We're also on IG at Shoephoric. And also, you can download our app in App Store and Google Play. And also, my personal account is at Ann Jacobe. At Ann Jacobe. Yeah. Thank you so much, Ann. Thank you, Julie. And good luck. Uh-huh. Thank you. Thank you for the inspiration sa mga viewers natin. Guys, don't forget to subscribe, like this video, and post your comments below. And sali kayo sa contest, ha? Basta again, itong contest na ito is only for girls. For the ladies, For the ladies, for the women out there, sali na kayo baka sa inyo mapunta itong mga Ultra Boost na to. Okay? Alright, thank you. Thank you, Ann. Thank Bye, you. Guys. Bye.